Yan, magandang takbo ka moto. Ang episode natin ngayon ay magbibigay tayo ng 8 safety riding recommendation for motorcycle riders. Yan, sa lahat ng mga nagmo-motor. At ito yung bibigay natin ng konting idea sa mga baguhan dyan. At sa kahit yung matagal na kayo nagmo-motor, yan yung mga nakakalimutan natin gawin at isuot bago tayo bumiyahe. Sa kalsada, lalo na ang hawak natin o ang gamit natin sa pagbiyahe ay motorsiklo. Yan ka moto, pero bago ang lahat, syempre, quote of the vlog muna tayo. 1, 2, 3, come on! Moto, bago tayo mag-umpisa, disclaimer lang po sa mga nanonood dyan. Hindi po tayo professional para sa pagbibigay ng safety riding recommendations. Pero ito po yung ginagawa natin ay base sa manual o user's manual na makikita natin sa ating mga motor. Sa tuwing kukuha tayo o bibili tayo ng mga bagong motor, kasama po yan. At ang una po natin, kailangan gawin para sa kaligtasan or yung pinaka safety riding recommendations natin ay pagsusuot ng tamang helmet or yung quality helmet na ginagamit natin sa tuwing gagamit tayo or magbabiyahe tayo. Ayang kamoto, dapat syempre quality helmet ang ating ginagamit, hindi manipis, at dapat may mga ICC stickers para pasado sa LTO at iwas disgrasya sa kalsada. At ang pangalawa natin kamoto, ito yung mga sinusuot natin bukod sa helmet ay sinusuot natin sa katawan, tulad ng ating mga gears na sinusuot natin, dapat hindi siya manipis at hindi siya masyadong maluwag, tulad ng mga pantalon at jacket. So dapat well fitted para kung sakali man sa kalsada, madami pwede mangyayari sa kalsada. At sapatos, yan, importante. Kahit umuulan kamoto, mas maganda na sapatos tayo para sa safety ng ating pagmumotor. At ang pangatlo nating kamoto ay yung pag-inspeksyon ng ating motor bago patakbuhin o bago tayo bumiyahe. Ito yung mga basic lang muna tayo kamoto, para mabilisan lang na pag-inspect yung ating gulong, kung tama ba yung hangin. Pangalawa, yung brakes or preno natin. So yung pinaka-brake lever natin, pwede natin i-check yan kung talaga bang okay ba ang pagkapiga. At ang mga signal light, headlight, backlight, para syempre iwas na rin sa huli. At syempre importante yan kapag lumiliko kaliwa at kanan. At kung talagang kamoto medyo bago lang kayo sa motor o bagong bili lang yung motor nyo, mas mainam na, basahin na ang user's manual para ma-review kayo kung ano ba man yung nakalimutan nyo bago kayo bumiyahe sa kalsada. Ito naman kamoto yung pang-apat natin, familiarization, or kailangan makabisado nyo muna ang isang motor, lalo na kung ikaw ay baguhan. So sa mga hindi naman baguhan, yung mga dati nang nagmumotor, importante rin kamoto na at least makabisado nyo. Tulad ng sitting position natin, syempre naiiba yan. Depende pa rin sa motor. At lalo na yung braking system natin. So meron talaga dyan medyo lalo pag mga ngayon mga bago na ang mga braking ay talagang malalakas. Tulad ng sa disc brake natin na hulihan at
unahan. Yan, medyo malalakas na ngayon ang mga preno, so dapat makabisado natin yan bago tayo bumiyay sa kalsada. Ayan kamoto ang panlima natin. Ito yung madalas natin makita sa kalsada kahit nakasakay ka sa jeep o nagmumotor ka. Yung mga peeling racer. Yan, yung mga nakikipag-unahan, nagbabanking, masyadong mabilis magpatakbo sa kalsada. Yan kamoto, FYI lang, ang ating pampublikong kalsada ay hindi racetrack na kailangan nakikipag-unahan ka. Ang importante kamoto ay makabayahe tayo ng maayos at maging safety, hindi lang ang ating pagbabiyay ang ating sarili, kundi ang ating kapwa riders na nasa kalsada. Ayan, ang pang-anim natin kamoto, ito yung kailangan natin ng dobling ingat sa kalsada, lalo na kung masama ang panahon. Ayan, ayan. Lalo na kung umuulan, syempre, basa ang kalsada kamoto, automatic, madulas ang kalsada, so kailangan konting ingat. Di bali ng mabagal, ang importante, iwas semplang, iwas disgrasya. Kasi madulas nga, so kahit hindi ka, kahit solo ka lang, kahit hindi ka mabangga, ay pwede kang mag-slide dahil talagang madulas ang kalsada kapag ito ay basa. Lalo na ang iyong motor ay, syempre, kung medyo na madulas at luma ng iyong gulong, yan, automatic yan, pwede kayang mag-slide. At yan, isa sa mga pwede natin iwasan kamoto. Ito yung madudulas kamoto kapag maulan or basa yung kalsada. Yung matakip ng manhole. Yung markings na kalsada. Yan, madudulas yan. At yung mga tinatakip sa mga manhole. Yung mga pag-ginagawa ang kalsada. May makikita ka dyan ng mga matting or yung pinaka plat na bakal na pinatatakip nila kapag naggagawa sila ng kalsada. So yan, ingat kamoto sa mga nadadaanan natin ganyan, konting hinay-hinay lang sa pagmamaneho. Ito naman kamoto yung pampito natin. Kailangan natin maging defensive driving. So ang kasama sa defensive driving kamoto ay yung kailangan lagi tayong may distansya sa unahan ng sasakyan nang sinusundan natin. So importante, yan ang madalas na common type na aksidente ay yung lalo na yung biglang liko ng mga kotse, kaliwa man yun o kanan, dahil wala tayong distansya or masyadong sayang mabilis. So kailangan, isa sa mga defensive kailangan kamoto, kailangan yung patakbo mo ay yung tama lang at ang preno mo dapat ay sabay mo pinipreno para iwas semplang. At yung pangalawa, yung tailgating. Ibig sabihin, masyado kang bumubuntot sa likuran ng sasakyan. So, importante ka mo ito talaga is may distansya tayo. Kasi talagang kapag yung bumiglang nagpreno yung nasa unahan mo, at talagang mababangga ka dyan, at hindi yung kakayanin ng preno mo sa biglaang preno. So, kailangan talaga importante, distansya lagi. At ang isa sa mga pwede natin gawin, kailangan ang ating mga motor or headlight natin ay kailangan nakabukas ang ilaw kahit umaga. Headlight or tail light, yan, importante yan para iwas talaga. Yan. Kumaga at least nakikita kayo ng mga lumiliko o yung nakakasalubong nyo para iwas disgrasya tayo sa kalsada. At yung ginagawa kasi ng iba kamoto, nilalagay ng switch para lang patayin. Ayan. Eh, ang kagandaan ngayon ng mga bagong motor ngayon tulad ng motor natin na Honda Click 150 ay always on yung pinakailaw day or night. So, ayan ang isa sa mga safety features na wag natin. Ayan, na dapat wag natin tatanggalin sa ating motor. Kasi ngayon ang ating mga motor ngayon ay masyado na mabibilis. So, kailangan talaga lagi mag-ingat sa kalsada. Parinig ka. At ang the last at but not the least natin kamoto ay modification or pagmo-modified ng motor. Yan. Ang kamoto kadalasan na ba yung mga minomodified, yung mga nakikita natin sa kalsada na ginagawa or pinapalitan sa isang motor. Ito, una-una, yung gulong. No! So, yung ginagawa please! Nila, pinapalitan or pinapanipisan ang gulong. Pangalawa, yung muffler. Yan.
muffler, ginagawang open pipe. Yan. Siyempre, ang katwiran na iba, para daw mas yun, nairinig sila ng mga usually yung mga ibang sasakyan. At ang pangatlo ay yung pagdadagdag o additional na mga ilaw tulad ng mini driving light. Yan. Unahin natin ang gulong kamoto. Yan sa gulong, syempre, ito, syempre, ito for safety. Syempre, dapat kung ano yung nandung pinaka-standard o stock ng gulong natin, dapat yun lang muna, lalo sa mga baguhan nating riders dyan. Kasi syempre, alam naman natin, ang aerodynamics, kapag napapalitan ang o namobodify ng isang motor, ay nagbabago yung kamoto. So, kung hindi nyo pa masyadong kabisado, mas mainam or mas maganda is gamitin nyo yung pinaka-stock para sulit naman yung binili nyo. Diba? At yung pangalawa, yung ano natin, muffler na unang-una ay kapag na-modify nyo yan, pinalitan nyo na mas maingay, unang-una ang LGU na pwedeng makahuli sa inyo ay kung dumadaan kayo sa Valenzuela, yan, isa sa mga nagpapatupad nyan. At syempre yung LTO, dapat meron yan yung pinaka-ingay lang na dapat o yung tinatawag na decibel na kailangan lang ng isang motor kapag tumatakbo na ito. Ayan kamoto, ito lamang ilan sa mga safety riding recommendation na pwede natin maibigay. At importante, nagbabasa tayo ng user's manual kamoto, yun, makikita natin yan sa ating mga motor. Para iwas aksidente, syempre para sa ating sarili at sa ating mga nakasalubong na riders, syempre importante maging responsable tayo sa bawat biyahe na ating ginagawa. Ayan kamoto, sana nabigyan ko kayo ng konting idea na impormasyon regarding sa mga safety riding bago tayo umumiyahe. At salamat sa panonood and God bless.